What's up guys, Jed here. Another vlog guys. May nakita ako sa market lens para sa AKYT NFR. So puntahan ko ngayon guys. So kung nakikita nyo sa aking title guys or thumbnail, lens para sa AKYT NFR light smoke. And so ngayon ako lang guys, ang gamit ko is tear off, which is clear lens, saka yung parang film na isasalpak. Sasalpak siya sa pinlock. Yan, yan ang gamit ko guys. Sobrang tagal na kasi gusto kong magka-lens ng helmet ko, kaso hindi pa afford. Kaya ngayon may nakita ako sa market, which is mura lang. Pero may issue guys, may scratch daw. Pinakita niya naman sa akin guys sa picture. Tapos nagtanong ako if hindi ba sagable sa pananaw or nakaka-distract. So sabi naman ng seller hindi daw. So ito kasing tear off, maganda naman siya guys, para ka rin naka lens. Itong tear off ko na gamit is iridium gold, para na ring lens guys kung titingnan mo sa malayo. Ang kanyang issue lang talaga ng tear off, which is yun nga, film lang siya. First guys, makikita mo talaga yung mukha mo. Nagre-reflect kasi siya. Tsaka pangalawa guys, pag masyadong tirik yung araw, pumapasok yung sinag ng araw dito sa may itaas. Hindi masyadong makover yung lens sa tear off, kaya pumapasok yung sinag ng araw lalo na pag sobrang tirik. Kaya good thing guys, ang ating AKYT NFR is dual visor, kaya pag sobrang init, binababa ko na lang yung kanyang dual visor para dagdag protection. Tapos pangatlo guys, madali lang magasgas. Sobrang dali lang magasgas ng tear off. Isang punas mo lang guys, nakikita mo na yung hairlines. Pero so far guys, goods naman. Pag wala ka talagang budget, di ba? Mura lang kasi itong tear off. Nasa mga 200 pesos lang ata sa Shopee. Kaya ngayon guys, may chance tayo na magka-lens ng light smoke, which is good for day and night. Marami naman sa Shopee guys, pero yun nga, fake yung lens nila. Iba rin talaga yung original na lens ng AKYT. Medyo mahal kasi nag-range siya ng 1.8 to 2.8. parang ganyan yung price niya, mahal yung iridium. Yung smoke nila, which is light smoke tsaka dark smoke, nasa 1.8 to 2k lang yung price. So yun nga guys, ang price ng seller sa kanyang light smoke is only 1k. So yun nga, may gas-gas raw, pero sana hindi grabe. Update na lang ako guys. Nga pala guys, may pang-apat pa na issue. Kapag umuulan guys, pinapasukan ng tubig yung film. Pag hindi mo pinupunasan, nagmumoist sa ilalim. Meanwhile, malapit na ako guys sa meetup place namin. Sana hindi lalakas yung ulan, kasi hindi tayo nakapagdala ng waterproof case, hindi tayo makapag-vlog. So guys, ito na nga yung lens na binili natin. So shout out kay kuya. Yan, 1k lang guys. Guys, salamat ah! Ingat-ingat. So, kabit muna natin guys. Yun nga guys, nakabit na natin. Ito yung sinasabi ko na issue guys, dito sa may itaas, dito. Yan, hindi kasi siya nasakop ng tear off, kaya pag sobrang tirik ng araw, pumapasok yung sinag ng araw dito, kaya medyo mainit. Yan, kung nakikita nyo guys, nagbumoist siya. Sabi ko nga pag umuulan, yan, nalaglag pa yung lens. Gagi. So mamaya guys, bigyan ko kayo ng review. I-test drive ko to mamayang gabi. Tingnan natin kung pwede ba siya sa gabi. Nakikita ko yung dot dito sa may mukhaan ko guys, nalaglag kasi. Ay nako. Pero good lang guys, maliit lang naman. Kaya shout out sa seller nito guys. So for now guys, ang masasabi ko is napaka clear, hindi masyado ano, madilim. Pero matry rin natin to guys pag tirik yung araw, para mabigyan ko kayo ng review nito. Choose your fighter. Lightning Inspire. Fight. We'll be right back.
So, ito na guys, ang ating review. Yan, kung nakikita nyo. Suot-suot na natin, ano. So, yun nga pala guys, na-mention ko na mga peke yung nasa Shopee. Hindi lahat guys na peke. May nagbebenta rin sa Shopee na mga original. Kasi galing niya yung ng Indonesia. Parang Indonesia lang yung distributor ng KYT. Like mga lens, spoilers, mga ganyan. Accessories, kumbaga. So, yan, pag in order mo galing China. Wala namang KYT sa China. Diba? So, may nakikita rin akong mga review guys na ano, ayun nga. Manipis na yung lens. Hindi daw kasya sa helmet. Yung price kasi ng fake guys, nagre-range ng 13 to 19, parang ganyan yung price. So, para sa akin guys, konti na lang yung kulang, magkaka original lens ka na. So for me guys, doon na kayo sa orig. Pero pag wala talaga kayong budget, goods na rin yung ano, yung class A. So sa mga peke na lens guys, wala silang light smoke, dark smoke lang, tsaka mga iridium. So hindi ko naman sinasabi na lahat talaga Shopee peke, may mga orig din. Like sabi ko nga, ulit-ulit. Basta guys, basta galing niya ng Indonesia, legit yan. At since ito is light smoke, expected na hindi talaga masyadong ano, hindi talaga masyadong covered yung sinag ng araw. Good thing na ating NFR is dual visor. So pag medyo mainit na talaga, gaba nyo lang yung dual visor nyo. Pag siguro nakatitig sa'yo yung araw, magkikita yung mukha mo. Yan, kung nakikita nyo guys. Yan. Pero okay lang to guys, lalo na paggabi, kasi magagamit natin to paggabi. Yung nga lang yung dot dito sa may mukhaan ko. Nahulog kasi to guys, yung inabot na ng seller, nilagay ko sa may upuan ko. Saka yun, nahulog. May dot sa gitna. Pero okay lang, maliit lang naman. May tiwala na ako sa suspension ko. Hindi na tumatalbo guys. Shout out kay Glenn, yung classmate ko. Glenn, shout out man. So shout out nga pala guys kay Lyndon Jan, yan ating subscriber, saka sa seller nito, shout out. Yan guys, napaka forma, diba? Forma naman talaga yung ano guys, KYT NFR, lalo na pag naka lens.